Hi, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe dahil nag-upload ako ng mga videos tungkol sa electrical wiring, engine troubleshooting at marami pang iba na siguradong makukunan mo ng aral. Okay, let's do this. Ito na yung video na hinihintay niyo mga ka-viewers kung paano palitan ang digital panel sa ating Earthbleed 150. Kasi nagkaroon ng crack sa gilid mga ka-viewers, dulot ng tirik na araw, tinakpan ang mayari. So papalitan natin yan mamaya. Huwag mag-skip, ipapakita ni Rimspace kung paano niya tanggalin yung cover ng handlebar kasi napakasilan mga ka-viewers, maraming clip na pwedeng masira kapag hindi niyo iniingatan yung ginagawa niyo. Tanggalin din natin yung front cover ng ating Earthbleed mga ka-viewers. Ito yung box ng ating new na digital panel mga ka-viewers. I-unbox natin yan mamaya. So, ngayon, first na tatanggalin natin yung side mirror. Gamit lang tayo ng 14mm na open range. Dapat sa pagtanggal ng side mirror mga ka-viewers, nakawingi para matanggal agad. Ayan. So, dapat nakawingi mga ka-viewers para matanggal agad. Ayan. So, natanggal. Magic. So, next na tatanggalin natin mga ka-viewers. Wala nang ano-ano pa. Tanggalin natin yung front cover. Sa front cover natin mga ka-viewers, merong dalawang tornilyo. Screw bolt lang mga ka-viewers. Tatanggalin natin yan. Kahit natanggal na yung tornilyo natin mga ka-viewers, is hindi pa rin natin matanggal yung front cover. So, merong trick si Rimspace niyan. So, gamit lang tayo ng special tools galing ng Shopee mga ka-viewers. So, pagmasdan mabuti mga ka-viewers para hindi masira yung front cover kasi merong tatlong clip sa ilalim yan mga ka-viewers. Ayan. So, maraming mga mekaniko na nagkaroon ng problema sa front cover na to. So, ayan. Tatlong clip mga ka-viewers. Yan, tatlo yan. Itabi lang muna natin. Yan. So, gamit tayo ng stubby na screwdriver mga ka-viewers. Ito yung tinutukoy na ko na hidden na bolt. Hindi yan ma-access kapag hindi mo tinanggal yung front cover. So, pagmasdan, huwag magtikit-tikit yan. Huwag magtamad-tamad na subaybayan si Rimspace. So, next na tatanggalin natin mga ka-viewers, dito na tayo sa cover ng handlebar. Sa gilid-gilid mga ka-viewers, merong dadalawa silang screw bolt. So, tatanggalin natin yan. Bali, apat silang lahat mga ka-viewers. Sa dalawa, tatlo, apat. Yan yung mga tornilyo mga ka-viewers sa gilid. Tsaka, so, tatanggalin natin yung a cover ng digital panel mga ka-viewers. Sa pangdanggal mga ka-viewers, para hindi masasira yung mga clip natin sa loob, pagmasdan si Rimspace, gamit lang tayo sa ating special tools na galing Shopee. Ayan. Dahil merong mga clip mga ka-viewers, so dandahan lang ha, baka masira, magkaroon ng problema. So, pagmasdan yung kamay ni Rimspace. Ayan. Ayan, dandahan lang. So, napaka malaking tulong sa Shopee mga ka-viewers. Kung wala tong tools, so wala tayong magawa. Hindi natin pwedeng sungkitin ng flat screw mga ka-viewers. Masira yung ating cover. So, sa dito mga ka-viewers, merong apat na clip. So, mahirap tanggalin kung wala ka dito. So, itabi lang muna natin mga ka-viewers para hindi ma-damage. So, na-open na natin yung front cover sa ating handlebar mga ka-viewers. Sa ating handlebar, merong isa, dalawa mga ka-viewers. So, tanggalin muna natin.
Dalawa pa yan mga ka-viewers ha, yung nakikita natin. Hindi pa tayo tapos sa pag... Oh. So, gamitin natin yung galing Shopee mga ka-viewers. Mm-hmm. Dandahan lang. Mm-hmm. Para nahirapan si Rems Fix. Mm-hmm. Dahan-dahan lang mga ka-viewers ha. Kasi bago tong unit na to mga ka-viewers, baka masira tuloy. So, ito yung panel mga ka-viewers. Ito yung front cover sa ating handlebar. So, sa panel mga ka-viewers, makita yung malaki-laking screw mga ka-viewers. Itong screw, ito yung screw ng ating panel. So, meron pang tayong tatanggalin na maliit na screw mga ka-viewers sa ating handlebar para matanggal natin yung cover. Ayan. Dalawang screw yan mga ka-viewers. Yung maliit. Tapos, merong naka-hide na screw mga ka-viewers. Oh. Pagmasdan mabuti, yung sinungkit ni Rems Fix. Ayan. So, hindi natin matatanggal yung back cover ng ating handlebar kung hindi natin yan matatanggal yung tornilyo na yan mga ka-viewers. So, ayan. Oh. Sinungkit ni Rems Fix. Mm-hmm. Tanggal na. So, pwede na. Oh, tanggalin lang natin yung brick wire natin left and right. Tapos pagmasdan ha, baka malito kayo. Ayan, so tanggalin natin yung sakit ng ating panel mga ka-viewers. Merong insulator yan oh. Itabi lang muna yung insulator ha. Tanggal na, walang kahirap-hirap. So next na tanggalin natin yung sakit ng ating winker relay mga ka-viewers. Ayan. So, pagmasdan si Rems Fix. Mm-hmm. Tanggal na mga ka-viewers. So, okay na. Wala nang problema. Pwede na natin yung tanggalin yung digital panel natin sa cover. Mm-hmm. So, tanggal na. Tanggal na yung socket. Tanggal na yung winker. So, tanggal na. Meron pang isa. Isang screw mga ka-viewers. Oh, yung last na yan mga ka-viewers. Bali, apat na yung screw ng ating panel mga ka-viewers. Ito na yung sirang panel mga ka-viewers. Ha? Ito yung sira. Ha? Pagmasdan, masdan. Naka-unbox na tayo mga ka-viewers ng ating new digital panel sa ating Herbert. Ayan. So, pwede natin ito ibalik sa ating cover. Mm-hmm. I-manage lang natin yung mga wire mga ka-viewers para hindi magkaroon ng ipit-ipit sa ating cover. So, ibalik muna natin. Kamayin lang muna. Aha. Uh-huh. So, napakahirap mag-vlog mga ka-viewers kapag walang tagahawak ng kamera. Hmm? Napansin yung mga ka-viewers, isang kamay na lang. Mamaya, ipapakita ko, isang kamay na lang. Kasi wala nang tagahawak ng kamera natin mga ka-viewers. So, nabalik na natin yung isa, dalawa, tatlo, apat. So, bali apat na tornilyo sa ating digital panel mga ka-viewers. Ibalik na natin yung socket ng ating digital panel. Ayan, dapat nakarinig kayo ng click, click, click. So, kapag nakarinig kayo ng click, ayan, pasok na pasok mga ka-viewers. Wala nang alalahanin pa. Basta makarinig kayo ng click sa ating socket, okay na yan. So, nasaan ba yung winker relay mga ka-viewers? Ayan. Oh, so, nabalik na natin mga ka-viewers. So, pwede na natin kabit sa ating handlebar yung ating digital panel with cover. So, i-manage lang yung mga wire mga ka-viewers para hindi maipit. Hindi tayo magkaroon ng problema kapag nabalik na lahat.
Shout out kay Boss Amo ng Pinamungahan, Cebu. Shout out kay Lord Team Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe kay Lord Team Vlogs, mga ka-viewers. Ito yung kasama kong mekaniko din na nagba-vlog. So, ibalik na natin yung tinutukoy ko na tornilyo, mga ka-viewers, yung naka-hidden na tornilyo sa ating back cover ng ating handlebars. So, nabalik na natin. Sigpitan natin mabuti. Double check natin, mga ka-viewers, para walang kalug-kalug. Ito kaliko na din, mag-uros ko sa munday. So, ibubolt na natin, mga ka-viewers, yung cover sa ating handlebar para walang kalug-kalug, mga ka-viewers, kapag magsakalam kayo, mag-rides kayo ng long rides, walang kalug-kalug. Ayan, dapat hindi nakawingi, mga ka-viewers, ha, kapag maghigpit ng tornilyo, kasi plastic parts lang to, mga ka-viewers. Okay, balik natin yung front cover, mga ka-viewers, para mag-sit na tayo ng time kapag may balik na natin lahat ng cover. Pag mas na mabuti, huwag mag-skip para sa dulo, may makukunan kayo na aral, mga ka-viewers. Ayan. So, ibalik natin yung dalawang tornilyo dito, mga ka-viewers. Dalawang tornilyo lang. So, next na vlog natin, mga ka-viewers, magkabit tayo ng two-way alarm sa ating Honda XRM125, mga ka-viewers, na curved type. Manood kayo ni Rimspeaks, ha? Wag kayo mag unsubscribe, kundi mag-subscribe kayo na pindutin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong video, mga ka-viewers. Ito na yung tinutukoy ko na iisang kamay lang, mga ka-viewers. Ayan. Balit-balit-balitad na yung aking pagkakashoot. Pero okay lang, makikita din ang yung tamang proseso ng ating pagbalik ng cover. Dahan-dahan lang sa pagbalik, mga ka-viewers, baka masira yung ating clip sa loob. Sa gilid, balik na natin. Oh, nabalik na. So, nabalik na yung panggilid na screw bolt, mga ka-viewers. Ito, yung pasensya na kayo, mga ka-viewers, parang baliktad yung pagka-shoot ko sa ating video. Pero okay lang naman, makikita na naman. Walang problema yan, mga ka-viewers. Ang importante yung idea kung paano ko tinanggal at saka binalik. So, nabalik ko na yung side mirror, mga ka-viewers. Ready na tayo i-set yung time sa ating display, mga ka-viewers, sa ating Herbleed 150. Kasi kapag magpalit kayo ng panel, mga ka-viewers, so magkakaroon ng changes sa ating display. Back to zero yung ating mileage, mga ka-viewers, at saka yung time, hindi accurate yung time. So dapat i-reset natin, mga ka-viewers. Pagmasdan lang mabuti para may idea kayo kung paano mag-reset ng time sa ating Herbleed. Hindi na kayo kailangan pumunta pa sa mga mekaniko, magtanong-tanong. Kundi manood lang kayo sa video ni Rimspeaks. Okay na yan, wala nang problema. Accurate yan. Naka-manual user tayo, mga ka-viewers.
So pindutin lang mga ka-viewers yung set at select, makikita yung nagbe-blink yung ating time. So ipahinto lang muna natin. So ibalik natin i-press yung dalawa mga ka-viewers. Kapag nagbe-blink na, pindutin yung set mga ka-viewers. Pagkatapos magbe-blink yung time natin. So nagbe-blink na yung time. So next na pipindutin natin mga ka-viewers para ma-set yung time natin is yung select. So pag mas na mga ka-viewers, nag-change yung time natin. So next na pipindutin set para magbe-blink yung minute. So yung time natin is 12 2 p.m. and 36 minutes mga ka-viewers. So hapon na ngayon. Ayan, napakadali lang, simple step, madaling matutunan mga ka-viewers. So ayan, so naset na natin yung time. Yung change wheel sa ating RBLED mga ka-viewers is naka-program yan, hindi katulad ng click na pwede natin i-set yung ating change wheel notification to 500 to 6,000. So ang RBLED ADB hindi na, at saka PCX, hindi natin yan pwede ma-set mga ka-viewers yung notification. So ayan, okay na yan,